Ang amro bil ma'ruf wa nahyo anil munkar ay kabilang sa pinakamalinaw na palatandaan ng pananampalataya. Subhanallah. Wallahi, sumpaman kay Allah, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay mananampalataya. Bakit hindi mo to gagawin? Susundin. Bakit ka natutuwa na may mga mali sa paligid mo? Halimbawa, kung ang tatay mo ay nagsagawa ng batas sa inyo at nilalabag ng mga kapatid mo, nagagalit ka sa kanila at sinasabi mo, ba't hindi nyo ikaw sinusunod ang tatay natin? Ganito ang puso ng tao. Bakit nyo ikaw nilalabag siya? Kahit wala siya, utos pa rin niya yan bilang pagmamahal sa kanya, respeto, paggalang, dapat sundin siya. Ganito ang tao sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid. Pero ang nilalabag ng paligid mo na mga haram, na mga pinagbawal ni Allah, nilalabag nila dito ay si Allah. At ikaw ay nasa gitna ng mga taong to, nakangiti sa kanila. Niyayakap sila, parang walang nangyayari. Sinasalam mo araw-araw, salamu alaikum sa mga nagiinuman ng alak, sa mga nagsishirk, kasama mo araw-araw, nagzizina, kasama mo. Hindi ba't ang pagsasama ng mga Muslim ay para sa kabutihan? At ang pagsasama ng mga Muslim sa kasamaan ay laban sa kanila sa kabilang buhay? Sa araw ng paghuhukom, ang bibilangin ninyo, ang hahanapin nyo, nagkasama kayong dahil sa kabutihan. At pag nangyari yon, subhanallah, ibilang nawa tayo ni Allah. Ibibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sisilong, sa kanyang silong, sa araw na walang masisilungan. Hindi ba sinabi yun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom ay magiging masyadong mainit, magpapawis ang tao, ang ilan sa kanila ay lulubog sa kanilang sariling pawis, sobrang init at wala silang masisilungan maliban sa pitong ito. Isa sa pitong yun, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, sila yung nagsama para kay Allah at naghiwalay para kay Allah. Sumagot kayo, mga kapatid sa Islam, anong kabutihan, anong pagmamahal na ikaw mismo ang nagiging dahilan ng pagsuway ng kapatid mo sa Islam? Nasaan ang pagmamalasakit doon? Bakit mo pagtatanggol ang kapatid mo na gumawa ng haram? Kinukonsinti mo? Ayaw mo ba silang mabago? Kaya may mga tao nag-Muslim, hindi natututo sa Islam. Kahit 30 taon mo sila kasama, nananatiling nakalugbog sa kasalanan dahil sa katulad nating hindi naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Ilang taon ang kailangan ng Muslim para matuto sa kanyang reliyon? Ilang taon? Wal-iyadu billah. Mga kapatid sa Islam, bilang panghuli, ako'y naghihikayat sa lahat at inuuna ko ang aking sarili. Pag nakita nyo ika kung gumawa ng mali, sabihin ninyo ako, parang awa na ninyo. Pag meron akong nilabag sa Islam, kung kaya nyo sa kamay, gawin ninyo. Wallahi, ito yung ating kayamanan sa araw ng paghuhukom. Pero pag nagtitiisan tayo at ginagawa natin yung kasalanan sa katabi ng kapatid natin, wallahi, magiging magkaaway lang tayo sa kabilang buhay. Ang pananalitang ito, hinihikayat ko sa lahat. Huwag kayo magalit pag sinabihan kayo ng kapatid nyo na bawal yan sa Islam. Mahalin nyo sila dahil sila yung nagmamalasakit sa inyo. Tanggapin ninyo at yan ang pinakamahusay. Hanggat sila'y nagtatangan ng dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah, anong gagawin mo sa damdamin mo? Bakit ikaw ba mapapaya? Ano mapapala mo sa pagkapahiya? At ikaw ay sinita. Hindi yan makakatulong sa kabilang buhay. Pero kung pinakinggan mo ang payo ng kapatid mo na hango sa Quran at Sunnah at binago mo yung sarili mo,
Magiging kayong magmamahalan sa mundo, sa kabilang buhay, at magiging susi yun ang tagumpay nyo. Ito yung sana maunawaan ng bawat isa, mga kapatid sa Islam. At dito ko hinihikayat ang bawat mga mananampalataya sa mga aya na ito ni Allah sa Quran, ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patnubayan nawa tayo ni Allah at igawad niya sa atin ang pag-unawa. Ala tusallu ala nabiyukum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala.